na dito ka sa Pilipinas o sa abroad at pwede mo siyang gamitin pang grocery, pambayad ng mga bills mo at marami pa pong iba. So parang hindi siya ordinary ATM. Okay? And next, meron din tayong e-commerce online training na free and web page for online ordering and other transactions. That's 11,980. Na mamaya matututunan nyo kung paano ka ba kikita ng 1 million dyan or kung gusto mo kahit 100,000 lang. Okay? Ito po yung children executive package natin. So, ito po yung soap at ito yung mga toner and lotion and ito po yung mga serum. Okay? Ayan. And ito yung bago naman nating package. Meron po tayong package na kung saan meron ng cafe forma and meron ding soap, serum, and toner and facial wash. And then meron naman puro soap and puro kape. Okay? Kasi sa market po natin ngayon, most of the time, mga tao mahilig po magkape. Tama po ba? At bibihira po yung mga tao hindi nagkakape, kaya malaki po ang potential ng produkto natin sa market. Gusto ba na update? As of now, meron po tayong at least na 1,000 soaps per day na mga tao na nag-o-orderan. At kakalabas lang po ng kape natin last week. And in just 2 days, parang 4,000 coffees ang na-purchase. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, effective talaga yung produkto. At maganda siya. Kaya paulit-ulit at marami pong ibili ng tao. Okay? So, pagdating naman po sa negosyo, okay? Kung magninegosyo kasi, kailangan mong tignan mabuti kung kikita ka ba talaga dyan. Dapat di ka basta pumapasok sa isang negosyo. Okay? Bakit? Dapat unang-una tignan mo ba siya kung trending. Kasi for example, nangapital ka sa negosyo pero binibenta mo typewriter. Bibenta ka ba? Hindi. Kasi hindi na siya trending, correct? Kahit magaling ka magbenta, pag hindi na siya trending, mahihirapan ka. Okay? Kaya pansinin nyo, marami na rin pong mga tindahan ngayon nagwawalaan. Sa Manila, marami na rin pong restaurants ang mga pinapalitan nila yung mga sukat nila kasi most na mga bagay ngayon ng pagkain, dinideliver na sa mga bahay. Kasi ina po yung trending ngayon, di ba? Ngayon, so, hindi na masyado uso yung malalaking mga spaces para magkaroon lang, kumain ka lang. Next, dapat yung produkto mo premium. Okay, ibig sabihin ng premium is maganda yung quality. Kung papansin mo yung packaging pa lang natin, maganda po ba o napakaganda? Usually, pag tumitingin ka sa market ng mga skincare products o mga slimming products, pag tinignan mo parang ang papangit ng mga packaging, correct? And yung madalas, yung mga nilalagay nilang ingredients doon is hindi ganun ka-quality. Meron nga ako na basa nun sa Facebook isang araw, meron siyang inilang daw na slimming coffee. Tapos, parang nakakasampung box na siya, hindi pa rin siya namamaya. Tapos, ay, alam niyo naman sa Facebook, di ba? Kung maging nag-post na gano'n, dami rin comment. Okay? Kasi nga, marami rin mga, sad to say, sa online, na mga produkto binibenta na pangit ng quality. Na-experience ka na gano'n? Yes. Na bumili ka, tapos parang, ang ganda pag binasa mo, tinignan mo sa picture, pero na-receive mo siya, hindi ka nang maganda. Okay? Pero po yung produkto kasi natin, ang ginawa natin siya, yung mga nilagay natin ingredients, napakagaganda. For example, yung sa coffee po natin, bakit siya ganun ka-effective? 9-in-1. Ibig sabihin, lahat po ng, at least siyam na magandang pamapayan, nilagay natin sa coffee. Kaya yung nakita nyo kanina, in 1 week, ilan yung natanggal sa kanya? Sa testimonial kanina? Nasa 5 to 6, 7 kilos na wala sa kanya. 1 week. Ibig sabihin, nag-iisang kilo siya sa isang araw. Okay? At ako po actually, hindi po coffee drinker kasi nagpapalpitate ako. Pero itong coffee na to, hindi ako nagpapalpitate. Okay? Tapos dahil yung ingredient natin na guarana, yung energy na hinahalap mo, siguro nasubukan mo na yung parang inaantok ka, tapos nagkape ka. Tapos biglang naubos na yung, ano, yung energy, nagkakape ka uli. Dahil inaantok ka. Ito po hindi. Nagsusustain po siya. Hindi nawawala yung, ano, yung energy. Natikpan niyo ba kanina? Yes. Masarap? Yes. Ah, bili kayo ah. Okay. And then lastly, dapat saleable po yung product. Kasi kahit anong ganda ng produkto mo, kahit anong trending, kung mahal, walang bibili. Tama? Yes. Pero yung produkto po natin is maganda yung quality, tapos yung presyo is tama lang. Okay?
Kasi for example, bibili ka ng isang set ng serum sa Japan, nakabuting ka po ng 10 to 15,000. Set lang po yun. Sa atin nga, wala pang 15,000 yan eh. Parang 2,000-3,000 lang. Enough na para gumanda yung skin mo. Okay? Sa iba, pag uminom ka ng mga pampayat, nakabuting ka ng buwan. Yung nakita nyo kanina, isang araw, isang kilo. Hindi siya nahihilo. Hindi siya nag-exercise. Diba? Nininom niya lang yung kape. So kahit nanonood ka ng TV o siguro nagdidilig ka o naliligo, umapayat ka. Gusto niyo ba yun? Yes! Kasi diba, ang sarap kumakain. So kada kain mo, tumataba ka. Dapat meron kang pangontra. Parang kulang, diba? Dami pangontra ka para hindi ka masyado lumabot. Ang tip ko sa inyo, kung gusto niyo pumayat, at least inumin niyo yung kape before meal. At least 30 minutes before meal. Kung gusto mo na-maintain yung weight mo, after meal mo siya inumin. Para hindi ka masyado lumobo pag gano'n. Okay? So, excited na ba kayo pag-usapan natin ang kitaan? Yes! Okay. Ito po yung unang phase natin, yung retailing. So, retailing, for example, meron kang sa retailing kasi meron kang 30 to 50% discount. Meaning, ang SRP po ng soap natin is 280. Ang DP is 140. Mura ba for 8-in-1 soap ang 280? Alam nyo gano'ng kamahal ang Kojic soap pag bumili ka isa lang, ha? Ito po, isa lang sa ingredient natin Kojic soap. Eh, 8-in-1 pa siya, pinagsama-sama na. So, sa 280 pesos mo, meron kang profit na 140. Meaning, kung meron kang 10 tao na bentahan mo ngayong araw na to, magkano kita mo? 14. Marami bang tao ngayon gusto kuminis ang balat? Yes! Marami akong kilala eh. Okay lang na may lang, hindi na uminom ng damot. Tara sa sakit. Basta gumanda. Kasi at least para bago ka kunin ni Lord, di ba? Tsura mo. Gusto mo ba tinitignan ka sa ataol na, ay, kumain yung mukha niya? Di ba? Di ba? Hindi mo na nag-ayos. Okay? Yan. And then, just in case meron kang 30 clients, every month bumibili sa'yo, meron kang extra 42,000 per month, retailing. Kailangan ba magaling magbenta para sa sabon? Hindi, kasi halos lahat naman nagsasabon. Papalitan lang nila. Kasi nga, yung mga sabon po ngayon sa market, maski yung mga sikat ngayon sa commercial, mahapdi sa balat, nag-i-stretch yung balat mo after mo ginamit. Tapos buhay na yun. Kasi isang katutak po yung chemical sa pambabula. Ito po pag ginamit mo, kaunti lang yung bula na kasi ginamit na pambabula is coconut. All natural po siya. Okay? Kaya pag ito talaga, pinatry mo, mamaya pag tinry yung sample natin, maranda mo talaga yung effect. Okay? Meron mga kilala, lalo yung itim ng batok. Sige lang kayo ganon. Parang apat na araw niyang ginamit yung batok niya, Dapat puti. Kaso lang, yung mukha niya may timba rin. Sabi ko, hindi pantay, dapat dito din. Di ba? Okay. And next, sa retailing naman natin sa coffee, ang SRP ng coffee natin is 350. Ang distributor price is 260. Meron kang profit na 90 pag binenta mo siya. And if ever meron kang 10 umorder sa'yo ng coffee ngayong araw, meron ka 900 pesos. At kung meron naman 30 na umorder sa'yo one buwan, meron ka 27,000. Pwede na? Yes! Diba, po-post mo lang sa Facebook. Sabihin mo, Fred, gusto ba kuminis balat mo? Order ka. Fred, gusto pumayat? Order ka. Dali lang, di ba? Ganun lang kasi. Ganun lang. Now, sino gusto mas malaki sa 27,000 taas kamay? Okay. Sino gusto makatulong sa mga talent victims? Tumatanggap din kayo sa company ng mga donations. If ever gusto nyo, pwede nyo i-send sa company o sabihin nyo sa akin. Okay? So, let's go to our next PowerPoint. Papaliwanag ko na po sa inyo yung tinatawag natin EP attack. Last week, nagkaroon po kami ng jumpstart training sa Green Hill sa Music Museum at nilabas namin itong copy forma. And then, pinakita rin namin yung EP attack na bagong approach natin ngayong 2020. Naniniwala ba kayo ng January is time of New Year's resolutions? Yes! Na kung saan pwede ka mag-upisa ulit. Tama. Gusto mo ba na ganun pa rin yung buhay mo last year? Yung walang improvement, sakto ka lang. Yung wala ka malang achievement, wala ka napapatunayan. Yung hindi ka man lang parang yung pag namatay ka parang wala nakakaalala sa'yo. Gusto nyo ba yun? Sabi nga niyo Sir Rizal, it is a useless life not consecrated to a great ideal. Like a stone wasted on the field not being a part of an edifice. Or in other words, maraming mga tao, nabubuhay lang sila na parang wala lang.
gumigising sila, kumakain, nagtatrabaho, na walang meaning. Na hindi man lang sila nakakapag-contribute sa society. Gusto ba yung gano'n, yung ordinaryo ka lang? No, gusto mo kahit pa paano yung makatulong ka sa kapwa mo, sa pamilya mo, o sana higit pa. Correct? So ngayong taon na to, meron po kayo opportunity na kung saan pwede mabago yung buhay mo. Siyempre, pag nagbago buhay mo, magbe-benefit ba yung family mo? Yes. Yes, at hindi lang sila, malamang mga kamag-anak mo rin. Okay? So sino sa inyo gusto yumaman ngayong taon? So bago ako mag-start, mag-share siya lang po ako ng konti. Ay, nandito pa kay mami ko. Ayun po yung mami ko. Ayun ka ba? Ayan. Ngayon lang kasi ako nakakumini sa tarlak. Okay? So share ko lang po ng konti ah. Bago po ako nag-start sa kanitong business, maaraw 19 years ago. Tagal na, no? So ang age ko po ngayon is 28. Mga 11. Okay. So hindi na, nanggaling po ako sa pamilya ng negosyante dito po sa Tarlac at pinag-aaral din ako ng nanay ko sa magandang eskwela at sa Lasal. Pero dumating ako sa point na gusto kong may patunayan din sa sarili. Alam niyo ba yon? Gusto ba nakaasa ka lang lagi sa magulang mo? Di ba? So dumating ako sa ganun point and fortunately na-encounter ko bigat yung industriya. Na kung saan kahit na, simple ka lang tao, or gusto mo kumita or magnegosyo, nagkakaroon ka ng opportunity. Kung tutusin, hindi ko na kailangan magnegosyo, mamanayin ko naman yung parang man meron sa parents ko. Tama? Yes. Pero nakita ko dito na pwede mo rin i-share sa mga tao na hindi ka na sinerte sa buhay. Kaya doon ako na-inlove sa ganitong negosyo. Okay? Kaya ngayon, i-discuss ko po sa inyo kung paano pwede mabago buhay niyo ngayon. Taon. Excited na ba? Yes! Okay, welcome to EP Attack. Okay, yun na itong EP Attack. Okay, yung EP Attack, ito po yung bagong strategy natin ngayong taon na in a short amount of time, pwede kang kumita ng substantial o malaki. Depende po sa inyo. Sana huwag kayong magugulat pamay sa mga figures na nakikita nyo, ha? Sabi mo nga sa katuloy mo, friend? Relax ka lang, ha? Ipangako mo sa akin na hindi ka mababaliw. Please. Ipangako mo sa akin, matutulog ka na maaga mamaya. Actually, next week naman nasa Davao ako. Kasi alam nyo sa Davao, marami rin pong mga tao nagwawala sa EP Attack. Okay, kanina kakadating lang ng coffee natin dun sa Davao. Okay, tapos the following week sa Cebu naman. Natutuwa lang ako sa expansion ng company natin na maraming mga tao tumatangkilik talaga ng produkto. Okay, 6 months pa lang po yung company pero kalat na po siya sa buong mundo. Right na meron na pong mga members sa Dubai, sa Singapore, sa Hong Kong, pati po sa Iraq meron. Nakita ko, nag-live siya, Facebook live, nagkakapi siya, tapos sumasabog yung mga isa yung nabiro lang ako, biro lang. Pero may member na ako doon. Okay, sabi namin umuwi na siya dito na siya mag-negosyo. Okay? So, EP Attack stands for ito. Turn 11,980 to 1M in 7 months. Sino dito gusto maging milyonaryo in 7 months time? 7 months. Anong magagawa sa'yo ng milyon? Marami. Siguro meron ka savings, makapag-travel ka, makabayad ka ng utang, makatulong ka sa iba, at iba pa. Okay? Kasi sa buhay ko ngayon, mahirap po ang walang pera. Tama po ba? Gusto mo ba lagi kang namumutang? O gusto mo ikaw nagpapautang? Bisa na yung nagpapautang eh. Kasi mahirap maningil. Sino magalit, no? Sino magalit? Okay. So yun po, turn your 11,980 to 1M in 7 months. Actually, sa company po ngayon, marami na rin po nakagawa nito from July. Okay? So next. For example, this is you. Isa po sa mga strength ng marketing plan po nating conversations ba, yung tinatawag natin direct and indirect referral. Ibig po sabihin ng direct referral is yung kada na i-invite mo o bumibili ng package, meron kang direct referral fee na nakukuha. So meaning, kung halimbawa nakasampu ka na direct referral, meron kang 1,000. Okay? Nagigets po ba? Kung may 10 kang na pa-member o bumili ng package natin, meron kang 10,000. Kasi 1,000 each.
And pag halimbawa lahat yan, tigta tatlo ang kinuha, okay? Meron ka at least 500 each times 30, that's how much? 15. Okay? And pag yung tatlong yan, ay 30 yan, kung muna tigta tatlo, siyempre meron ka tigta 500 each dyan. Ayun po yung tinatawag na indirect. Maliwanag, direct sa mga makukuha mo, indirect sa mga makukuha nila. So, wala po siyang limit. So, meron at least na income dyan na ito po. 45,000 yung naging 90 po mga yan. Okay? Malinaw po ba? Yes. Okay. So, wala pong limit ng pwede mong rekrutin o bentahan ng package. So, ang total po niyan is at least 70,000. So, another example, for example, ito ka, tapos naka-recruit ka ng isa. Isa lang. Possible ba yan? Meron ka lang isa na kailangan gusto rin magnegosyo? Yes. Yung isa na yan, meron kang kita na, magkano yung direct mo? 1,000. Pag sila naman, yung isa na yan, nag-recruit ng tatlo. Tatlo lang. Tatlong tao na gusto kumita ng milyon sa kapital na 11,000. Posible ba yon? Posible. Pag hanap ka ng negosyo sa 11,000, pwede ka kumita ng milyon. Sa panahon ngayon, mahirap. Di ba? Kahit magbenta ang keep them, matagal-tagal o siomay. Tagal-tagal yun, ha? Okay. So, yung tatlo, yung isa kumuha ng tatlo, meron kang kita na 1,500. Yung tatlo, kumuha ng dikta tatlo, meron kang kita na 500 times 9, that's 4,500. At yung tatlo na yung kumuha ng dikta tatlo, is meron kang kita ng 13,500. Kung ito total mo siya, at least meron kang 40,500. Nag-start lang yan sa ilan? Isa. Lahat pa dito kaya mag-recruit ng isang tao lang? Yes. Isa lang. Isa lang gusto kumita ng milyon in 7 months. 7 months ha, hindi isang taon. Ilang 7 months na lumipas sa buhay mo pero hindi ka kumita ng milyon? Last year, ilang 7 months meron? Isa lang. Okay? So sayang, sana last year kumita ka kung nalaman mo na to. Okay? So, etong sistema natin is eto lang. Magkakapitalize ka ng 11,900 at magkocommit ka lang na mag-recruit din ng tatlo. Okay? At of course, pag kumita ka yung cash mo lang. Meron ka pang tatlo na kailangan na gusto kumita ng milyon? Yes. Tatlo. Tatlo lang. So, paano to? For example, yung first month mo nakakuha. January ba ngayon? Yes. Tama. Next month ano? January. So, let's say, first month mo January, nakarecruit ka ng tatlo. Magkano direct referral mo? 1,000. Ang total income mo dyan is 3,000, correct? Yes. And then, ang tinuro mo rin sa kanya sabi mo is, ang gagawin niya lang tatlo, maghanap din tayong tatlong tao, tatlo lang, na uhaw tulad natin, na gusto magbago buhay ngayon taon. Siyam na yan, pagdating ng February. So, sa Valentine's Day, meron kang 4-5. Pwede na, pang-date. Okay, labas mo pamilya mo, kain kayo, 4-5. Parang dami ng pagkain yan, no? 4-5. Nood na rin kayo ng sine, tapos paspa kayo, di ba? And then, yung siyam, di ba, tinuro mo rin mag-recruit ng tigta tatlo. Pagdating ng March, magkano nakita mo? 13,500. Pwede na, di ba? Part-time lang naman. Di ba, may ginagawa ka pang iba na trabaho mo. Part-time mo siya ginagawa. Pagdating mo ng April, yung 27, kung mga tigta tatlo, magkano nakita mo? 40,500 April. Saan ka pupunta niyan? Siguro magpapanggasinan ka. Babagyo, bakasyon, di ba? Diba? O siguro, Tagaytay, gusto mo. Para mas relaxing. Mas relaxing, okay? Ngayon, yung 81 na yan, kumuha rin ng tatlo. Actually, accumulated income mo for 4 months, 61,500. Magkano lang nilabas mo? 11,000. At kumuha rin ng tatlo. Pagdating ng May, meron ka ng 121,000 pesos. Ilan lang ini-regroot mo? Tatlo lang. Okay? Gusto mo malaman pagdating ng June, magkano income mo? Pagdating ng June, tumataginting na 364,500. Siguro makakabili ka ng bagong Samsung Note 11. Ganyan. Okay, bagong iPhone X. Okay? Or siguro savings o pang-tuition. Kasi ano na po yan eh, di ba June? Marami-marami kang pang-tuition yan.
Di ba meron kang 364,000 na pambayad ng tuition? Pwede na? Pwede. Siguro bayaran mo na rin sa pinsan mo kung magkahanap mo dami. Pagdating mo na 7 months, ito po yung total income mo. 7 months lang, mga kaibigan. Susunan mo lang yung strategy natin. Magre-record ka lang din ng tatlo na tulad mo. Nabibili na ng produkto na worth 11,000. Okay? Exciting ba? Exciting. Yes. Okay lang ba kayo? Yes! Okay. As of now, meron lang po sa company nakahit ng ano, etong 6 months. Eto na yung mga kinita nila. Kasi di ba, magsi 6 months pa lang tayo, meron na po mga kumita nito, lakpas. Kaya posible po siya. Okay? Kaya grabe po. Exciting. Okay? So, just in case, in 7 months time, medyo minalas ka. Okay? 50% ng 1 million magkano? Ito. Or 25% ito. Or 10%, 100,000 na lang 7 months. Pwede na? Part-time? Yes. Okay? So, ang strategy lang is, of course, at least mag-present ka sa isang tao isang araw. Isa lang. Sa Facebook, i-chat mo, o may kaibigan ka nakita mo ngayon, kayo kausapin mo sa siya, sabihin na meron kayong strategy na in 7 months pwede kayo maging milyonaryo. Di ba ang ganda no, na milyonaryo ka atis bago matapos taon? Ilang years ka na hindi milyonaryo? Ngayon meron kang chance. Di ba? Iba ang confidence ng isang taong milyonaryo. Tama mali? Yes. Alam mo yung kapag magkocontribute sa pamilya o sa mga kaibigan, hindi ka nahihiya? Yes. Yung pagkakain, ikaw nakakamot. Kasi wala kang mga dukot. O kaya pag may humingi ng tulong sa'yo, tinatanggihan mo kasi wala ka rin. Tama? Pero pag meron kang extra, marami kang matutulungan. So, at least, isang buwan makakuha ka ng tatlo, get 3. In at least 1 year, 36 directs po yan eh. In 1 year, kung tatlo-tatlo kinuha mo every month. Okay? And of course, duplicate. So, gusto mo makita ang itsura, kung yung tatlo mong kinuha is kumuha rin ng tigta tatlo in 10 months, kasi pinakita ko lang sa inyo hanggang kailan? 7 months. Ready na ba kayo? Yes! Okay. Ito po mangyayari sa inyo in 10 months. Magkano nakikita nyo? $44. Okay. Pwede na? Oh, kung halimbawa ayaw mo naman na sobrang yaman hindi pamigay mo. Di ba sabi mo, madami naman masyado niyan, ayaw ko niyan. Okay, pamigay mo na sa iba na may kailangan. Tama, di ba? Yes. Yes, pero kung halimbawa ikaw medyo malaki-laki pangarap mo, di ba? Retirement na rin po ito eh, sa mga iba, di ba? Pwede ka na mag-petics for the rest of your life. Okay? Tandaan niyo, nag-start ka lang sa ilan? Tatlo lang, mga kaibigan. Nakatulad mo gusto rin magbago buhay. Kaya pag-isipan niyo mabuti itong pinapresent ko sa inyo opportunity. Di ba? Sa kayo makita ng opportunity na magpapakita sa inyo ng ganito. Okay? Bibihira po yung mga tao ng Friday ng gabi nakikinig na isang seminar para mabago buhay. Maraming mga iba naroon ng TV ngayon. Pinag-uusapan yung problema. Pero kayo, nakikinig kayo ngayon sa something na pwedeng ika-renew ng life nyo ngayong year. Okay? So bakit posible po sa company natin to? Dahil dito po sa company natin, hindi po tayo pairing-pairing. Familiar pa kayo sabi sa left, sa right? Diba? Luma na po yun. Makabago na, modern na po ngayon. Dito walang pairing. Okay? At dito wala pong strong link. Okay? Ibig sabihin, pag may pumasok po sa kabila mo, babayaran lahat yun. Di mo kailangan parisan. Okay? Wala rin weak link. Wala rin pong waiting. Wala rin limit sa encoding. Yung kaya na ipasok mo ngayon, 100, 1,000, babayaran mo lahat yan. Wala rin pong flash out. Wala rin pong gift checks. Wala rin pong multiple accounts. Narinig na ba yung 3 heads, 7 heads? Actually, sa batas po ng Pilipinas, illegal po yun. Pag binasa mo, maayos yun sa SEC. Sa rules nila, bawal ka magbenta ng heads. Illegal siya. Kaso nga, sa Pilipinas, dahil nga maluwag, hanggang walang nagreklamo, diba? Walang makukulong. Kaya kung gusto yung pagkaperahan yung mga ibang kumpanya na nagbebenta ng multiple heads, sabi nyo, susubong kita. Bayad ka sa akin, di ba? Okay? Sa iba pa nga, para lang kumita ka na malaki, sinasabi nila kailangan mag-multiple heads, tama? Yes. Sana hindi, isang account lang.
isang account lang, enough na yun para kumita ka ng malaki. Eh di nakatipid ka pa. Tama? And wala rin pong maintenance. Sabihin mo nga, no maintenance. No maintenance. Maraming companies ngayon sa MLM, binibigyan nila maintenance sa mga distributors nila. Familiar? Yes. Alam mo ba, dahil ngayon company owner na ako, na-realize ko ito palang maintenance is isa sa mga taktika ng company owners para hindi i-release ang commission mo. Unang-una, pinaghirapan na ba commission mo? Yes. Tapos bakit nilalagyan ng maintenance? Hindi ba pinaghirapan mo naman dapat sa yun, di ba? Naniniwala kasi ako, kapag po ang product number one effective, hindi mo na kailangan sabihin yung tao na, uy, mag-maintain ka. Uy, bumili ka. Uy, gumamit ka ng produkto. Tama o tama? Kasi pag effective, gagamit talaga. Pero pag hindi effective, ayan, nasabihin mag-maintain ka. Clear ba po tayo doon? Yes. Yes. And lahat po yan, dito lang po yan sa Webull. Kaya palakpakan natin. Hindi nyo makikita yan kahit saan. Dahil sa sobrang tagal ko rin po sa ganitong negosyo, na-realize ko na rin po yung mga magaganda at saka mga hindi magandang klase ng compensation plan, kaya inayos ko po talaga dito. Okay? So, isa po sa mga kailangan nyo rin ma-hit yung tinatawag na elite position. Bakit? Alam mo ba kapag elite position ka, yung nakita nyo kanina figures, yung direct saka indirect, do-doble po. Okay, do-doble. Okay. Malaki na ba yung nakita nyo kanina? Malaki na, di ba? Eh, paano do-doble pa? Ganito po yan. Most ng mga companies po, kapag sumali ka, hindi na dadagdagan yung direct referral mo. Parang forever na ganun lang. Okay? Sa atin po, tuwing naaangat yung position mo, tumataas din ang indirect referral sa indirect referral. Exciting ba yun? Yes. So, lalo kong ginagalang magtrabaho, correct? Yes. So, paano ma-reach yung elite position? Okay? Makukuha mo lang yung elite position, basically, kapag nakakuha ka ng 10 direct, 10 points na personal reorder ng products. At kapag nagawa mo yun, madadagdagan ka ng additional 600 pesos. So, kanina meron kang 1,000, tama? Plus 600, magkano na? 1,600. And then, 500 sa indirect. Meaning, 500 plus 600 equals 1,100. So, meaning, kung ikaw ay naging elite, tapos ginawa mo yung strategy natin, pagdating mo ng 7-1, magkano ang income mo? 2.4. Pwede na? Pagdating ng July, meron kang 2.4. Makakabili ka ng bagong bahay. Kaysa doon nagsisiksikan kayo. Yung puro ipis ng bahay, mapapalitan mo na. Makakabili ka ng mas maganda. Okay? So, itong worst case scenario, just in case hindi mo siya na-hit, 7 months, 2 million, at least meron pa pa rin 1M. Or, worst scenario, meron kang 200,000 extra. Pwede na? Okay lang kayo? Yes! Parang na ano kayo, 2 million? Pagdating sa July, may 2 million ako? Tatlo lang? Okay, relax lang po. Kaya sabi ko kanina, di ba? Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Okay. Next. Gusto niyo ba malaman yung 10 months pag elite ka? Kasi mo malaman? Yes! 10 months income potential projection kapag elite. Sino gusto malaman? Taas kamay. Sino yung na-excite na? Taas nga yung kamay niyo. Okay. Ready na ba kayo? Yes! Sigurado kayo ba? Dapat matutulog kayo mamayang gabi, ha? Actually, bigyan ko kayo ng konting tip. Ito ba yung first presentation mo sa Tarlac? So meaning, mga pioneers po kayo dito. Kayo mga nauna. And sa negosyo, malaking advantage kapag nauna ka. Like, for example, yung Easy Mart. Diba? Cinti's. Mga nauna mga yun, diba? Dito kayo may yaman. Correct? So ikaw, pag nauna ka dito, dito, ito sa pinipresent ko sa'yo, malaki potential mo. Okay? So, pwede na ba kayo? Yes. Saka, taga dito po ako, eh. May nakita na ba kayo ano may-ari ng networking mismo taga dito rin? Okay? Hindi ako masyadong kakampang kasi si mami ko, Bicolano. Si daddy ko, taga dito. Delmar. Pamilang sa Delmar? Yes. Tapos, syempre sa bahay, Tagalog. Kasi hindi naman pwede nagbibicol si mami, si daddy, nagkakampang. Pero naiintindihan ko. Okay?
So yan. In 10 months, magkano? 90? Ilan lang yung ni-recruit mo? Tatlo. Okay. Papansin mo dito, 7 months, 2 million. Pagdating ng August, magkano na? 7. Pagdating ng September, 21. Pagdating ng October, 64. Ang total niyan, 97M. Okay? Exciting ba? Yes! Makalulan eh. Okay? Ngayon, siyempre yung mga iba sa inyo sinasabi na ano, Sir, parang ang dami naman ng 59,000, hindi ko yata kaya yan. Tama, di ba? Yes. Tandaan mo, hindi ka naman 59,000 ni-recruit mo eh. Ilan? Tatlo mo. Tatlo. Di ba? So, bibigyan kayo ng strategy para mas dumali kesa nakafocus kayo dito. Sa tatlo lang. Gusto nyo? Yes. Okay. Yung tinatawag kong go wide to go deep. Meaning, pag pinadami mo yung direct mo, mas lumalalim ka. Okay? Mas dumadami down mo sa ilalim. Okay? Ito yung tinatawag kong contingency allowance. Ibig sabihin, first month January, nag-recruit ka tatlo, di ba? Pagdating na October, ito na siya. Pero, posible ba na meron dyan mabungi? Umalaw, namatay, nag-absent, nalahar, nabusted, nag-away sila ng Joe, ayaw na mag-network, tinatamad na mag-trabaho. May ganun, di ba? Yung pag-depress, ayaw lumabas ng bahay. Sinisinzone message mo, hindi nagre-reply. Kasi may hugot. Sabihin mo, inom siya ng kape kasi it alleviates depression. Di ba nabasa nyo? Yes. Nakaka-alleviate ng depression. Okay? Kung sabihin mo, friend, depressed ka ba, inom ka ng kape. Pag masaya ka, inom ka rin ng kape. Kasi masaya ka eh. Okay? So pagdating ng February, mag-recruit ka rin uli ng tatlo. Posible ba yun? Yes. March, mag-recruit ka rin ng tatlo. And April, tatlo, 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 tatlo. So every month, meron ka at least tatlo. Para just in case meron hindi gumanaw dyan, meron po pamalit. Nagigets nyo ba? Yes. Kaya very possible siya. At kung papansin nyo mabuti, ang kada tatlong recruit mo, ilan yung potential income ito? Di ba 1 million? So meaning, kung meron kang 10 na tatlo, ilan pong 1 million yun? 13. Malaki, di ba? Malaki. Okay na kayo dyan? Yes. Okay. So, ang question ko po sa inyo, siyempre yung iba sinasabi, Sir, medyo mahal po yung ano eh, yung 11,980. Baka may mura po kayo dyan. Tama ba? Yes! Sino gusto ng mura? Taas kamay! Ayan, mga kuripon! Laro na lang po sa atin gusto magtipid. Tama po ba? Yes! Okay, kung meron naman mas mura, sino sasali na? Taas kamay! Ayan, okay? So, meron din po tayo tinatawag na reseller package. 50% off po ng 11,900. Okay? And same lang din po, ibig sabihin, kung yung laman ng 11,900 is, kumbaga, madami, yung 5,980 naman, mas 50% kalahati mo lang. Okay? So, meaning ng kalahati po is yung income nyo rin na 1 million, maging kalahati. Yung 44 million, kalahati din. Yung 97 million, kalahati din. Okay lang ba sa inyo yun? Yes. Kasi pa, nakainis naman sila, ba't kinalahati mo rin yun? Eh, kalahati din binahit mo eh. Siyempre, kalahati din commission mong bibigay ko ha. Okay? So, yung mga nakita nyo kanina figures, ang hindi po maganda dyan, ang tawag po kasi dyan is one-time commission. Sabi nyo nga, one-time commission. Kapag na-receive mo na yung 1 million mo, o 44 or 97, one-time lang po yan. Eh, pag naubos mo, paano na? Tama? Posible po maubos mo yun? Simple siguro kung marami kang asawa, ganyan. Marami kang bisyo, di ba? O lagi ka nagpapainom kay kumpare, di ba? Pwede ka na tumakbong politiko, ne? Okay, pinansan natin sila Aro, sila Ace, sila ano pa, di ba? Katami mong pera, di ba? So, bibigyan ko kayo ng retirement plan. Gusto nyo ba yon? Yes. Retirement, ganito po yan. Sundin mo lang yung mag-recruit ka ng tatlo.
Okay? And lahat po ng na-recruit mo, gumagamit lang ng sabon. Lahat pa nagsasabon? Yes! Amoy mo kayong katabi mo. At lahat po nagkakape. Lahat pa nagkakape? Yes! Yes! Okay? So imagine mo, kung meron kang tatlong downline at meron kang 10 pesos per day na income sa kanila sa kakasabon lang at kape, magkano kita mo? 30 pesos. Kung halimbawa, after 7 months, di ba meron kang 2,000 na downlines na meron kang 10 pesos each, magkano daily income mo? 21. O sabihin mo ng pagdating ng ano, ng April, meron kang 81 na downlines. May 10 pesos each ka, nagkakape lang sila nagsasabon. Magkano ang income mo pagdating ng April? 810 pesos per day. Daily income po ito kasi umiinom sila ng kape, nagsasabon sila. Naubos ba yung kape? Yes. Naubos yung sabon? Yes. Yes. Pero kasi sa recruit, one time lang po income sa recruit. Ibig sabihin pag na-recruit mo, kumita ka, tapos na yun. Hindi mo nang pwedeng recruitin siya uli. Tama, pwede mo sabihin, recruitin kita uli yan para kami tawa. Hindi. Pero pwede mo sabihin, inumin mo yung kape mo kasi maubos yan. Kahit hindi mo nga sabihin, inumin, iinumin eh. Masarap po ba yung kape? Yes. Yes. Eh kung halimbawa talagang lumaki yung organization mo, ito po yung daily income mo. Pwede kang pumili sa 21,000 daily income, 65,000 daily income, 196,000 daily income, or 590,000 daily income, or kung gusto mo, grabe na ito yun eh. 800,000 daily income. Siguro na, naglalakad ka sa inyo, namamalato ka, no? Hulin nyo na, please. Bakit? Kasi pag hindi ko ito naubos, meron libo kasi. Yung mga damayos ko nagkakapi araw-araw. Nagsasampun sila, naubos yung bibili sila bukas ulit. Posible po ba yun? Posible. O, kalahatiin na lang po natin, di ba? Hindi na lang 800,000, 400,000 na lang. Binigay mo yung 100% mo this year. Di ba, ilang years na hindi mo binibigay 100% mo? Sa trabaho mo nga, di ba? Ilang years ka na dyan, nagsisipag ka, wala ka naman ganitong klaseng opportunity, correct? Bigay mo dito. Okay? 10% na lang po ng 800. 80. 8,000. O 1% na lang, 8,000. 8,000 per day income. Pwede na? Yes. Nagsasabon na nagkakape lang yung mga tao mo. Exciting o napaka-exciting? Napaka-exciting. Gusto niyo pa ba ng more? More! Once more! Taas ka man! Sino gusto mas mabilis? Gusto niyo ba makakita ng mas mabilis? Sino yung hindi na makapagkita ng 10 months? Sas yung kabay. Yung gusto, sir, taga lang man ng 10 months, baka pwedeng mas mabilis dyan. Meron po. Okay? Kaso dapat mabilis din yung trabaho. Okay lang ba sa inyo yun? Yes. Kasi pag ito, mabagal na trabaho, mabagal pa eh, no? Mabagal na trabaho to eh. Pero kung gusto mas mabilis, kung mas mabilis kang magtrabaho, mas mabilis din yung income mo. Okay? Gusto niyo ba yun? Yes. Okay, babalikan lang natin yung nakarang slide, okay? Balik tayo. Gusto niyo kasi? Okay. Since gusto mo, papakita ko sa'yo. Di ba kanina 10 months? Sabi dito, di ba, magre-recruit ka lang ilan every month? Tatlo. Instead of 3 per month, ang gagawin na magre-recruit ka, 3 every 2 weeks. Posible po ba? Kung every 2 weeks to, ibig sabihin, ang mangyayari po dito is a-attras yung 10 months to 5 months. Ibig sabihin, within 5 months, makukuha mo na yung 97. Within 5 months. Okay? Or, 5 months. Ano kalahati ng 5 months? 2.5. Meaning, in 2.5 months, meron ka ng 265. Tama po ba? Yes. Ano kalahati ng 2.5 months? Meron ka ng 29. Kung every 2 weeks. Kaso nga lang, yung trabaho mo din, syempre, mabilis din. Okay? Medyo, kasi ito medyo part-time. Ito medyo full-time na. Okay? Exciting? Yes. Diba? Ngayon pa lang makakita ng opportunity na within 5 months, meron ka ng tatapatan mo na ng trabaho. Nang pagod, nagpapagod ka nga sa trabaho mo eh. Hindi ka naman kumikita ng ganyan. Correct? Do you want more? Yes! Sino gusto na mas mabilis?
Taas mo na kamay. Tayo mo sa mas mabilis. Tayo, tayo, tayo. Yung hindi nakapag-intay ng 5 months. Tayo! Ayan. Oh, teka lang ha. Disclaimer lang po. Warning. Okay? Yung sasabihin ko po sa inyo ngayon is mas nakakapagod. Pero kung sanay ka naman mapagod, di ba? Pwede sulitin na natin pagod natin. Okay lang ba kayo dyan? Yes! Sabihin mo nga sa katabi, matulog ka mamaya. Matulog ka mamaya. Ready na ba kayo? Yes! Okay, ganito po yan. Kung kanina, sabi natin, magre-recruit ka ng 3 every month, tapos 3 every 2 weeks. Ngayon, gagawin po natin siyang 3 every week. Meaning, first week mo, magre-recruit ka ng 3, magkano income mo? Second week mo, yung 3, kumuha rin 3, talagang gigil kayo sa kuha ng 3, bilis. So, kumuha rin siya, di ba? Tapos yung 3, sinabi mo, ay, pre, makinig ka sa akin, kumuha rin 3, bilisan mo, di ba? Third week, magkano nakita mo on the third week? 29. After 1 month, magkano na income mo? 89. Sumunod na linggo, magkano na income mo? 267. Okay? After 6 weeks, magkano income mo? 6 weeks pa lang. Okay? Magkano? 6 weeks, magkano? 800. Okay? 6 weeks. After 2 months, 8 weeks, magkano income mo? 7 years. Hinga. Relax. Remember, sa Revolve lang po ito posible kasi wala tayong flash out, wala tayong strong leg, wala tayong limit. Sa iba, kapag in-encode mo 700 sa isang araw, Diyos ko, iiyak ka lang, flash out ako. Diba? Dito hindi, 700, in-encode mo isang araw, bumili na tao. Bayad mo lahat yan. After 2.5 months, magkano income mo dito? Eh, bahala na kayo. Di ba ayaw? Di ba ilang buwan yan bago mag-May? Ilang buwan bago mag-May? Ilang linggo bago mag-May? Wala, matatapos po, wala pa pong April, matatapos yung March, ito na po income niya, pwede na? Yes. Pero mga kaibigan, yung trabaho mo din dito, nakakapagod ha? Kasi yung gagawin mong 10 buwan, gagawin mo lang ng 2 buwan. So yung pagod mo ng 10 buwan is, pang 2 buwan din. Nagigets po ba? Pero nga, sabi ko nga, kung ilang buwan ka, ilang taon ka nagpapagod na wala ka naman napapala, di ba? Nai-stress ka lang. Eh, may, dito ka na ma-stress. Di ba nakaka-stress yung 97 million? So, bago mag-March, meron kang 97? Bago mag-March, anong gagawin mo? Hinga mo na hinga. Inhale. Excel. Hindi na kayong mingi. Pwede ka bumili ng isang McDo. Kasi mga 50 to 62 eh. So doon na tayo magsiseminar na eh. O ilan kayo dito? Ilang McDo mabibili natin? Hindi natin lang. Dito tayo magseminar siya. Teka lang, isang niyayaya natin ako eh. May McDo din siya eh. Tama. Tsaka remember mga kaibigan, pioneer po kayo. Sabihin mo nga pioneer. Pioneer. Ilan ang populasyon natin dito? Madami. Madami din, di ba? Bibilisan mo lang. Pwede, nasa sa'yo nga, gusto mo ba 1, 5 months, or 2 buwan lang. Nasa sa'yo po yun, okay? Sabihin mo nang makukuha mo to after 3 years, pwede pa rin? Pwede pa rin, di ba? After 3 years. Sobrang medyo part-time ka, sabi mo, nababaliw na yung mga taga dun sa McDo. Weekly daw. Ayoko yun. Gusto ko every 3 months, 3 recruit lang. Oh, sige. Every 3 months, 3 recruit. Makukuha mo to after 3 years. Pwede pa rin, correct? Yes. Kaya sasayang kasi bawat tao iba-iba. May tao na mabilis, may tao na sakto lang, may iba mabagal talaga. Pero kagandahan po dito sa Weevolve, mabilis ka man o mabagal, pare-pareho kayong yayaman. Yes. So mga kaibigan, sino excited po sa inyo ulit? Okay? So yan, okay?
So, ibig sabihin, kung maaga mo makukuha in 2 months time, eto rin, maaga mo rin makukuha. Kasi nagko-consume lang po lahat ng produkto. Okay? So, eto po, meron kayong chart para i-monitor nyo. Pwede yung picturean. Kasi dapat i-monitor mo yung, eto yung, eto ikaw, eto yung tatlo, eto yung tatlong nila. Okay? Tapos, maghahanap ka lang ng tatlo na gusto rin kumita katulad mo. So, sabihin nyo, mabilis tayo. O, mabagal. Depende ko anong trip nyo sa buhay. Okay? Excited ba lahat? Yes! So, alam nyo, meron lang akong share sa inyo yung story, ha? Bago tayo mag-end. Okay? Meron pong isang wise man na nakatira sa isang bundok. Nakatira po siya sa Taal. Ay, sa Arayat pala, sa Arayat. Wala na siya ngayon. Wala na siya ngayon. Kasi patung pa siya tumira. Dami-dami bundok eh. Diba? Pwede na pwede siya dyan lang, diba? So, meron po isang wise man nakatira po sa isang bundok. Tapos, meron po isang bata naman na hinahanap siya kasi yung bata may mga tanong sa buhay. So, dinayo siya ng bata, umakit sa bundok, until natagpuan ng bata yung wise man. Tapos, sabi nung bata, meron po sana akong katanungan sa buhay, diba? At alam ko po na masasagot niya siya. Sabi ng wise man, alam ko na yung katanungan mo. Tapos, paano yung malalaman? Kasi meron pang hawak na ibon sa kamay mo na nakaganon lang siya eh. Tapos sabi ng bata, ang tanong ko po, yung ibon po ba mabubuhay o mamamatay? Ang sagot ng wise man, actually, kapag sinabi ko na yung ibon is buhay, ang gagawin mo lang is sasakalin mo yung ibon. And then ilalabas mo, napatay na siya. Pag sinabi ko na patay yung ibon, hindi mo siya sasakalin, lalabas mo. Papakita mo, lilipad siya. Buhay. Ang moral lesson po ng story, mga kaibigan, is yung buhay po natin is nasa mga kamay natin. Meron po kayo nakitang opportunity ngayong gabi na kagimbal-gimbal. Na alam mo, magbabago talaga yung buhay mo at ng buong pamilya mo in just 2 months time o 10 months time. At nasa kamay mo ang desisyon kung gagawin mo ito. Salamat po. And God bless you all. Okay, so meron po tayong libreng Jollibee po. Ay, McDonald's pala. Sorry. Pero bago po tayo mag-end, mag-picture muna po tayo. Tayo po lahat. Tayo! So,